Isang mapagpalang araw po sa atin, mga Karel Property Finder. Kami po ngayon ay nandito sa Barangay Kinatakutan, Tagkawayan, Quezon. May binisita po kami rito na 7 hectare na ayon po sa ating guide na sila Brother Alan at Brother MJ. Dito raw po nagsisimula ang nasabing property. Ito po ang pinakapuno po na to ng Duhat. Ayan, bali, ito po ay tuhog po siya ng Barangay Road. Ito po, kung inyo po mapapansin, nag-redder na po siya. Rough road pa po yung pinaka-Barangay Road. Pero doon po sa unahan, ongoing na po yung pagsasaayos. May mga portion po ito na ma-cemented na, mga ka-farm. Bali, ayun po, i-guide niya po tayo ngayon sa property na to para maibida po namin sa inyo kung ano po yung mga nakatanim dito sa nasabing property. Ito daw po, hanggang dito raw po yan, papunta doon. Yan po, iikutin po namin to, mga ka-farm. Ito nga po palang property ay kung manggagaling po kayo sa town proper po ng Tagkawayan, meron po itong 20 to 30 minutes po na travel time. And then pagpasok niyo po doon sa Barangay Road, galing po kayo sa proper ng Tagkawayan, meron po itong 15 minutes po na biyahe, more or less po na 15 minutes hanggang dito po sa nasabing property, mga ka-farm. Ito po, mga ka-farm. So, yurin po natin ang nasabing property. Ayan po. Tignan po natin kung ano po yung mga hardwood na matatagpuan dito sa nasabing property. And then, yung mga prot bearing po. Pero, meron na po ko rito nakitang mga puno po ng duhat. Ayan po. Marami-rami rin po siya. Saka po yung kaninang tinuro ko. Saka po puno ng mangga. Dito po sa area. Yan po yung puno ng mangga, mga ka-farm. Yan po, kung inyo po makapapansin. And then, meron po doon puno ng antipolo. Sa gawi po na yon. Yan po siya. Then, ito po pala sa signal po ng CP. Okay po, meron po tayong signal ng CP. Then, naka po yung linya po ng kuryente. Ito po, kung matatanong nyo po, ito po yung poste. Kaya wala pong magiging problema kung kayo po ay makakapagpatayo dito ng bahay para gawin niyo pong rest house. Ayan po, meron pong poste rito ng kuryente po kaya madali lang po kayong makakapagpakabit ng linya ng kuryente. Then ang pinagkunan po nila ng tubig dito, source of water po dito ay yung pong nasabing sapa na sa gawi po dito. Matatagpuan po siya. Ayan po, may mga puno po rito ng buli. Pero dito po sa delantera, medyo madalang po yung mga puno ng nyog. Karamihan po dito, mga puno po na maliliit po siya. Ayan po. Mga puno walang po na tumubo dito sa nasabing area. Then po ito, may puno po ng akasya. Ayan. Saka po yun, yung mga puno po na yun na meron pong ano na klaseng puno siya, hindi ko lang po matandaan. Ah, ito po isa. Bale, ito po yung kabuuan ng property. Ito pong pinakatuhog po siya ng kalsada. Kabilaan po ito mga ka-farm. Ito po. Bale, ang kabuuan po nito ay 7 hectare. Ayan po siya. Bale, malaki po ang frontage nito dahil natuhog po ito ng kalsada. Ayan po siya, may puno po ng tibig. Marami po dito ang puno ng tibig. At anahaw. Ito po, mga puno po ng anahaw. Ayan, duhat din naman po. At puno uli ng antipolo. Ito po siya, may puno po ng santol. Ito, sa gawi po na to, may puno ng santol. At ito po, puno po ng sampalok. Ayan po, yung area na po na to. Magkatabi po siya, santol at sampalok. Ito po, sa tansya ko, ito po, may puno ng pili. Ito po, oh. May puno po ng pili. Ito.
Ito po siya sa gilid. May tatlong puno po ng pili na magkakatabi. Ayan po siya, mga kaparm, hanggang dito po pala siya. Yung nasabing property na to. Doon sa sinasamahan po tayo ni Brother Alan. Ito po, dito po may puno po ng saging sa area na to. Ayan. Ayan po siya, mga kaparm. Pre. Puno po dito ng avocado. Sa portion po na to, ito. Tala po, nasa delantera, mga kaparm. Yung po mga nababanggit ko pong fruit bearing, andito lang po sa matagpuan sa delantera. Sa pinaka-buka na po nitong property, mga kaparm. Ito po, may nyog-nyogan. Ito. Sa ibang mga ano po, naigugulay po yan. Pre, ito, kasama pa to. Kasama yung may bahay. Ito po, mga kaparm. Ayan po kay kuya, kasama daw po to. Ito may bahay na to, yan. Kaya yan po, matatanaw niyo po, may linya po ng kuryente. And then may puno po ng kalamansi. At another, tatlong puno po ng mangga. Saka yun po sa gilid doon, santol. Ayan po siya. Bali hanggang saan pa, pre? Sa may poste? Ayan po. Ayan po kay kuya. Hanggang doon na po sa may poste itong nasabing property. Bali, kabilaan po ito. Yung rice field doon kasama? Yung pala yan? Ah, hindi na. Okay, sige. May natanong kasi yung rice field doon eh. Ayan po, mga kaparm. Naglalakihan po yung puno ng buli rito. Ayan. Hanggang dito. Hindi na doon sa... ayun po, sorry daw po, hanggang dito lang daw po pala to itong nasabing hangganan ng property. Ito pong puno na to. Ayan, meron po ditong daanan po ng mga naglulukad papasok doon sa loob. Bali, ang pinaka frontage po nito, mga mga kaparm, sa aking puntansya, kung mula po doon sa ating pinanggalingan, meron po itong humigit kumulang 250 metro na frontage. Kabilaan po ito, mga kaparm. Bali, tuhog po siya. Ayan po. Bali, kung ano po, pasok lang po kami ng bahagya sa loob. Sabi siyang klase ng puno eh. Acacia. Yung mga familiar lang sa akin na nababanggit ko. Ito, mangga. Ito po, mga kaparm, may puno po ng mangga uli dito sa area na to. Ayan, marami pong puno ng mangga rito sa nasabing area. Anong klaseng mangga to? Indian mango? Kalabaw? Oo. Ayan po. Marami po dito ang puno ng mangga. And then may puno po rito ng ano, buho. Isang uri po ng kawayan. Ba, na klase ng puno ng ano, ito po yung may mangga na naman. Ito, anong puno to? Yung parang na ano yan eh, prutas yan eh. May nabanggit na sa akin dati, nakalimutan ko yung pangalan. Ito po, nasabi area. Ikutin lang po namin saglit. Bali, medyo masukal lang po ng bagya dahil wala pong nag-aasikaso. Kaya nga po siguro gusto na po ibenta ng seller. Ayan po, ito po ang pinakadaanan po papasok sa property. Ayan po, meron po palampalayan dito sa area. Ayan po, na ating binabaybay. May marami nga po pala yung naalala ko na po, yung puno po ng mga liputi. Liputi nga po pala yung kanina na inaano ko kung anong klaseng puno yon. Ito, marami pong puno ng akasya. Ayan po, mga kaparm, kasama po itong pitak ng palay na to. Dito po sa pinakagitna po ng property. Ayan po, kung inyo po matatanaw.
Ayan po siya mga ka-farm. Ayan po, paikot po siya doon. Yung pong pinaka-taniman po dito ng palay. Na kung inyo po mabibili po ito na sabing property, dito po, pwede rin po kayo magtanim ng gulay. Dahil ito po, almost flat naman po yung property mga ka-farm. Ano po, marami pong puno ng acacia. And then, mangilan-ngilan lang po ang puno ng nyog dito. Sa akin pong tansya, hindi po ito aabot ng ano lang po ito. Kung kasama ba yung gawi doon? Oo, mga po, mga rami lang po mga puno ng antipolo. Ayan po, sa loob-looban po na yun, mga puno po siya ng acacia. Mga ilan-ilan po na puno ng nyog. O, mga ka-farm, puno po siya ng pili. Ayan po, mataas po na yan. Ayan po, mga ka-farm. And then po, marami po rito mga puno ng mangga sa area. Po pala mga ka-farm, yan po yung puno ng liputi. Yan po. Yung hindi ko maalala kanina. Yan po siya oh. Marami pong puno ng liputi sa area. Po, kung mapapansin nyo po, may sasakyan. May nakakapasok po rito. Dahil ito po ay although rough road pero hindi naman po siya mabato. Mabuhangin po siya kaya medyo ganito pong matigas po yung nasabing barangay road. Ayan po. Ito po bali yung pinaka frontage niya na tuhog po ng yung property, tuhog po ng barangay road. Ito po, ayon po sa ating guide, kasama raw po itong area na to. Ayan. Hindi ba tayo magtanong dyan? Hindi na. Okay, sige. Ayon po ko kay Brother Alan at MJ. Ito po ang pinaka po ng property mga ka-farm ito. Ayan daw po, pababa po yan. Kaya meron po doon sa napuntahan po namin na palayan sa may gitna po ng property. Kasama pa po yan pa. Pahaba daw po ito mga ka-farm. Ang description po ng lote. And then hanggang dito nga po doon, tuhog po ito ng barangay road. Ayan po. Karamihan po dito mga puno lang po na mga maliliit po na puno. Mga ilan-ilan lang po yung hardwood dito sa nasabing area. Pero na full cemented na po itong barangay road. Maalwan na po yung pag-travel nyo po rito. Mapasok po dito sa property na mabibili nyo kung sakali po. Para nga po pala sa mga interested buyer po na gusto pong malaman pa ang additional information po dito sa nasabing property, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at then ganun din po sa WhatsApp Viber po. And then huwag nyo po kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga araw-araw na video na aming i-upload. Alayin nyo po sa isang araw matagpuan nyo na po yung property na gusto nyo pong i-invest. Yun lang po mga ka-farm at maraming salamat po. God bless us all po sa ating lahat. Thank you po mga ka-farm.